It's been so long since the last time na nag-put up ako ng video dito sa channel ko. And then this time, ang ipapakita ko naman is kasi matagal na talaga akong nagwa-wonder ano ang amoy ng SW19. So, umorder ako and dumating na sila. This one, this is the 8ml sizes ng SW19. 9 p.m. This is the 9 p.m. and then this is the midnight. So kasi nakikita ko talaga meron si Joy ng 6 a.m. and 3 p.m. and shinare niya yun sa isang interview niya before. And then si Chu yun, ewan ko kung yun nga ba yung name niya, na forgot ko na sa exchange to yung pinakabata doon. Ang kanyang pabangon naman na na-share niya is yung midnight. So, yun, very, na-intriga kasi ako anong amoy niya. And naglahanap talaga ako ng parang scent talaga na parang everyday ko. So, bumili ako nitong dalawang to. And then, ito siya. So, this is what the 8ml looks like ng 9 p.m. And then, this one naman is for the midnight, the white one. So initially, nung ginamit ko yung 9 p.m, medyo ano siya sa akin. Very too strong, ganyan. Parang sabi ko, hindi na ako bibili ng 9 p.m. pa na mas malaking bottle. So kaya ako bumili ito is para alam ko yung magiging amoy and kung ano talaga yung ita-target ko na bilhin yung mas malaking bottle. But then, while using it, it actually lasts, I think, 4 hours sa akin. Almost 4 hours or 4 hours plus. And it's really mabango. So, umpisa na siya pagka-spray mo na medyo manamis-namis. Hindi kasi ako mahilig sa fruity type na pabango. Pero, so, umpisa lang siya. Pero, once nag-stay na siya sa'yo ng mas matagal, mas nagiging mabango siya. And then, the midnight, it's really, parang may amoy na sensual. It's actually unisex type na pabango yung midnight. Light, pero, alam mo yung may oomph, ganon. May ganon siya. So, bale, ito kasing SW19. So, actually, the seller also sent me this one. Binuksan ko na siya. Ang nakalagay dito sa likod, ayan, SW19 fragrance, and then London, SW19 UK. So, ito kasing parang mga scents nila, kaya siya mayroong 6 a.m, noon, 3 p.m, 9 p.m, and midnight. Is sabi kasi, this is a transitional scent of the green forest of Wimbledon, London, SW19 that changes over time. So, parang yun yung reason kung bakit sila may mga ganun. So, yun yung mga scent ng Wimbledon forest during those time. So, actually, the seller is also nice kasi kasama nun is itong postcard ng Home Park Road, Wimbledon, London, UK. So, baliktad pala yung pagpapakita kanya. And then, nandito sa likod, yung introducing the scent of Wimbledon, London. So, andito yung 6 a.m. So, just before the sunrise, noon. Meron dito yung mga small descriptions. Hindi siya nagpo-focus, but So, andito yung mga small description niya. And then, kasama din dun sa letter na pinakita ko is ito. Itong fragrances niya. Na ang nasa loob is mas maliliit na ano. Maliliit na sample. I think 3 ml. Oh, no, sorry. 0.5 ml. From 6 a.m. to midnight. So, at least hindi na ako bibili ng 8 ml pa nung other scent para malaman ko kung anong amoy nun. So, parang dito na ako magbibase. And then, kasi, so far, favorite kong gamitin sa dalawa is the 9 p.m. itong dilaw. As you can see, medyo gamit na siya. Lalo kapag lumalabas ako ng umaga. Pero pag papasok ako ng work, I think I'll be using the midnight. Kasi medyo, parang light nga lang, pero merong okay. So ganun siya. So ang base kasi ng nitong 9 p.m. is sandalwood. May vanilla accord din siya, Peru balsam and cashmere, kaya ganun. And then the midnight naman, ang kanyang base is sensual musk, sandalwood and benson. So ayun siya. Yan lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Actually, kasama din ng binili ko to, actually shopee ko siya binili sa isang Korean shop. After nun, kasama ng binili ko is Peri Peri Ink Velvet Matte Tint ata.
pero sa kapatid ko siya kasi hindi siya bagay sa akin. Kasi medyo nude kasi. Nude yung pagka-mauve nung shade na nabili ko and hindi siya bagay sa kulay ko. Mas bagay sa akin is medyo bright mauve, katulad nung sa Etude House. And then, kasama din sa pinadala ng seller is itong random mask and foaming cleanser. So, thank you so much sa seller. Yeah, I think that's it for my review of the SW19 9 p.m. and midnight perfumes. Bye-bye!